Sa'yo upang makanta ng awa mo. Ang hiwa ko'y nanilimdim, malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ka pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Iwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuin ang patawad mo? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Sa pag-umpisa natin sa panahon ng Kwaresma, kikilalanin ko ang National Shrine of Santo Padre Pio bilang Archdiocesan Center for the Sacrament of Confession. Kalinsabay nito ang Divino Amor sa lipa. Yung dalawang ito ang aking kikilalanin sa araw na ito ng Ash Wednesday at sa buong Archdiocese ng Lipa bilang Centers for Reconciliation. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong masimulan namin ngayon ang sa banal na pagkukusang pagmagtiis nang kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsukpo sa mga salungat sa pamumuhay ng Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, matimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Ang Diyos, siya'y magagandang loob at puspos ng awa, papaghinuhot at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat, tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa, at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan,
ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon iyong kaawaan, kaming siya iyo'y nagsisuway. Poon ay iyong kaawaan, kami iyong nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Lilisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kaming mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng Poong Mahal, huwag na ninyong atlangan ang pagsasakatuparan ng miti. Pakinggan ang tinig ng Poong Mahal. Huwag na
sa katuparan ng mithin niya't kalooban. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo lang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita na kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagandihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at paghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Tayo po ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pangbibinisyo ng aklat ng mabuting balita. Magsiupo po ang lahat. Sa buong probinsya ng Batangas, iisa lamang ang sermon sa araw na ito at sa darating na linggo. At ito ang aking liham para sa mga Batanggenyo, para sa ating lahat, ang liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa patungkol sa pagkumpisal. Ang diwa ng ating pagtitipon, magbangong buhay ka, at mabuting balita ay sumampalataya. Kalinsabay sa mga salitang ito, habang nilalagyan ng abo ang ating mga ulo, ay sisimulan natin ang panahon ng Kwaresma o ang 40 araw ng pananalangin, pag-aayuno, paglilimos bilang paghahanda sa pagdiriwang natin ng panahon ng pagpapakasakit
pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bilang arsobispo ng Lipa, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang mapagnilayan natin ang kahalagahan ng pakikipagkasundo sa Diyos o ang sakramento ng pagkumpisal bilang individual na mananampalataya at bilang isang sambayanan o angkang tinawag ng Diyos Ama kay Kristo upang maging sambayanang may kaganapan ng buhay at sumasaksi sa kaharian ng Diyos ayon sa ating pananaw o vision of the Archdiocese of Lipa. Sa pamamagitan ng mapagmatsyag na pagsusuri, ay mapapagtanto natin na tayo ay nasa sitwasyon kinakailangan bigyan pansin o diin ang pag-aaral ng simbahan patungkol sa sakramento ng pagkumpisal. Kapansin-pansin na maraming tumatanggap ng komunyon sa mga misa, subalit kakaunti ang nagkukumpisal. May mga hindi kasal sa pare, kasal sa sibil, naglilibin lamang nangungumunyon. Mali at hindi dapat. May mga bata na hindi pa nag-First Holy Communion, ang mga magulang dinadala na sa harapan ng pare upang mangumunyon. Mali. May katuruan ang ibang relihiyon, pwede na magkumpisal, manalangin na lamang huwag nang mangumpisal, sabi ng ibang mga relihiyon. Para sa ating mga Katoliko, mali. Kung kaya't ang pagkumpisal na isa sa pitong sakramento ay nakaugat sa misyon na ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus na magpatawad ng mga kasalanan ng tao. Sa tagpo ng mabuting balita kung saan pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko, ay kanyang sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa inyong mga kasalanan." Niloob ni Jesus ng pagpapatawad ng kasalanan ay maganap sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan tulad ng nasasaad sa banal na kasulatan. Sinasabi ko sa inyo, anuman ipagbawal ninyo sa lupa ay pinagbabawal din sa langit, at anuman ipinaghintulot sa lupa ay pahihintulot din sa langit. At tahasang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos na siya ay muling nabuhay, sumainyo ang kapayapaan. Kung anong paanong sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Pagkatapos, hiningahan niya siyan sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang katotohanan na ito ay lubhang pinahalaga ng simbahan noon pa, mangunang panahon, katulad ng ating natutunghayan sa mga dokumentong na isulat sa titulong Didache. Ang mga kasalanan ay ikumpisal ninyo sa simbahan at huwag kayong manalangin ng may maruming kalooban. At pagkatapos pa lamang ng pagkumpisal, sinambit ang hinggil sa pagtitipon sa Eukaristiya o sa Misa. Kayo ay magkatipon-tipon sa araw ng Panginoon upang maghati-hati ng tinapay at magpasalamat o ang ibig sabihin, Eukaristiya. Gawin ninyo pagkatapos na kayo ay makapagkumpisal ng inyong mga kasalanan upang ang inyong mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Matutunghayan naman natin sa buhay ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pare, ang pagmamahal sa pagkumpisal na siya ang nagwika, napakagandang inaasahan at isaalang-alang na tayo ay may isang sakramento na nagpapagaling ng sugat ng ating kaluluwa at ito ang pagkumpisal. Sa diwa ng ganitong kaisipan at pagninilay ng inyong arsobispo, nais kong hikayatin ang buong arsidiosis, lalo't higit ang aking mga minamahal na pare bilang inyong arsobispo.
Una, palagian pagkumpisal, regular confession sa mga simbahan dito sa ating lalawigan. Hinihikayat ko na magkaroon ng regular confessions sa lahat ng mga simbahan na sasakupan ng Batangas o Arsidiyos ng Lipa para matalastas ng lahat ng mga mananampalataya ang araw at oras ng pagkumpisal. Ilagay ang schedule of confession at malaman ninyo kailan ang oras ng pagpapakumpisal. Sa ganitong pamamaraan, ay mabibigyan ng malimit na pagkakataon ang lahat sa pagkumpisal na isuko ang sarili sa pag-ibig sa Diyos. At sa pagkumpisal na pagpapahintulot ang sarili ay baguhin tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't sa araw na ito, dalawa ang schedule ng Arsobispong mimisahan, ang Padre Pio at ang Divino Amor o Redemptorist Church. Sapagkat sa araw na ito, ibig kong publicly sabihin sa inyo ang dalawang Sacrament of Confession, Sacrament of Reconciliation Centers sa buong probinsya. At dalawa ito, ang Padre Pio at ang Redemptorists. Ang Padre Pio ay naiba sa lahat ng simbahan sapagkat magdasal kayo. Susunod na taon, ibig kong hingin sa Santo Papa na ang Padre Pio maging international shrine. Ang ibig sabihin nito, ang magpapakumpisal dito ay hindi lamang Pilipino, hindi lamang Ingles. Merong mga confessors na Italian, confessors na Spanish, Korean, Japanese, at iba't ibang mga lingwahe sapagat ito ang international shrine. At kung ganun, ang ating Chapel of Reconciliation ay hindi lamang pang-Pilipino, pang-international. Ang misa may mga schedule na iba't ibang lingwahe. Pangalawa, kumpisalan bayan, lalo tigit ngayong Kwaresma. Sabi ni Pope Francis, ang Kwaresma ay panahon ng pagbabagong buhay. Isang panahon ng kalayaan. Pinagninilayan natin tuwing unang linggo ng Kwaresma na si Jesus mismo ay dinala ang Espiritu sa Espiritu ng sa disyerto upang siya'y tuksuhin. Ang disyerto ay lugar kung saan ang ating kalayaan ay maaring lumago sa pamamagitan ng personal na pagpili na huwag mo nang bumalik sa ating pagkaalipin o pagkamakasalanan. Pangatlo, pag-aayuno at pangingilin, fasting and abstinence. Nais kong ipaalala sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, ang dalawang araw ng pag-aayuno at pangingilin at fasting and abstinence. Ang pag-aayuno ay para sa mga edad 18 years old hanggang 59 years old. Samantalang ang fasting and abstinence ay mula sa karne o fasting o abstinence ay para sa edad na 14 pataas. Ang mga penitensyang ito ay naglalayong higit na makatulad ni Kristo sa pamamagitan ng pagtatanggi ng sarili upang maranasan ang kalayaan ng pagiging anak ng Diyos. Pang-apat, pakikiisa sa alwase. Anong alwase? Sa ating mga Batanggenyo, alwas, to unclutter. Ang ibig sabihin ng alwase, Archdiocesan, A, Oblipa, L, way of almsgiving towards sanctification and evangelization, alwase. Ito ay programa ng Archdiocesan Social Action o LASAP. Ito ay ang pagbibigay o pag-aalwas ng mga bagay na hindi na natin ginagamit, subalit maari pang pakinabangan ng ibang tao. Marami kayo sa mga cabinet natin nung Christmas pa na nakatago lamang, kung kaya't napakaraming gamit na hindi na ginagamit.
yan ialwas na nyo at makisali sa programang Alwase. Ito ay isang pamamaraan ng pagpapalaya mula sa tukso na maging makasarili o tago lamang o pagkaaliw sa anumang bagay na makamundo na magliligaw sa ating upang tayo ay maihiwalay sa Diyos at tanging kayamanan na lamang pangsarili. Panglima, bilang bahagi ng pagsasakripisyo, inaanyayan ko din ang lahat na makiisa sa magagandang kaugalian natin, Katoliko, sa pamamagitan ng Kwaresma tulad ng pag-iistasyon ng krus, Santa Cruzada, mga banal na paglalakbay sa iba't ibang mga simbahan o pilgrimages, pagbasa ng banal na pasyon, sinakulo o passion play, prosesyon at iba pa. Ang mga ito ay nakatuon sa mga misteryo ng pagpapakatao ni Jesus. At sa panahon ng Kwaresma, tayo ay nagbibigay ng mas malalim na pagninilay at pagpapakasakit at sa kamatayan ni Jesus. Pang-anim, pastoral na pakikipaglakbay o pastoral accompaniment sa mga kapatid nating nasa irregular na pagsasama o irregular union. May mga kapatid tayo na nasa irregular na kalagayan tulad ng mga nagsasama ng hindi kasal. May mga nakikisamang bukod sa unang asawa o may ibang kasama o kinakasama na may parehas na kasarian o same-sex union. Katulad ng lahat ng tao, sila din ay kinakailangan ng biyaya ng paggabay ng Diyos, ng Espiritu Santo upang ang kanilang pamumuhay ay maging maayon sa kalooban ng Diyos. Kayo na nakikinig sa akin sa radio at sa Facebook Live, kayo nandito ngayon sa Padre Pio, maging bahagi kayo ng accompaniment. Tulungan sila. Iparamdam sa kanila na mahal sila ng Diyos, ngunit kailangan magbagong buhay. Tulad ng sinasabi ni Pope Francis, sabi niya, "I want to remind priests that the confessional must not be a torture chamber, but rather an encounter with the Lord Himself." At tungkol naman sa Misa o Eucharistia, sabi ni Pope Francis, "I would also point out that the Eucharist is not a prize for perfect persons, but a powerful medicine and nourishment for those who are weak." Ikapito, pagbabagong buhay at ang pagbabago tungo sa isang simbahan sama-sama o tinatawag natin conversion and synodality. Ito ay binigyan pansin sa dokumento A Synodal Church in Mission ayon sa report ng 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops na naganap noong isang taon, October 4 to October 29. Sa panimulang bahagi ay sinasaad ang kahalagahan ng pakikipagtalastas, more on balitaan, pakikipag-usap o conversation upang tayo ay maging synodal church. Ayon sa dokumento, conversion is at play in conversation. Conversing in spirit means living an experience of sharing in the light of faith and seeking God's will in an authentically evangelical atmosphere within which the Holy Spirit unmistakably the voice could be heard. Ang pagkakaisa ng simbahan ay matatamo natin kung may tunay at ganap na pagbabagong buhay na nagbibigay sa atin ng kahalagang pagkakaisa sa pamilya, sa barangay, sa parokya, sa ating mga parokya at sa ibang mga dioceses at sa buong sambayanan, pakikiisa kay Kristo. Sa katapusan, tularan natin ang mahal na Birheng Maria na naging tapat hanggang sa paanan ng krus. Pakinggan natin ang paalaala ni Maria sa bawat isa sa atin tulad ng iniutos ni Maria
sa kanyang mga lingkod sa kasalan sa Kana, Galilea. Sundin niyo ang anumang iniutos ng aking anak sa inyo. Ito ang sulat pastoral ng inyong arsobispo sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo at babasahin uli sa darating na First Sunday of Lent upang ipaalala sa atin ang kailangan sa espiritu ng Kwaresma sa taong ito. Tumahimik sandali at magnilay. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abo sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin at pagkaloban mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng inyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ti
hati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon. Pagkita ng pasok
dati ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawan ng iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Panalangin ang bayan, sa pagsisimulan natin ang panahon ng Kwaresma, inalalahanin paalala sa atin ng ating pagkukulang, ang karahasanang tukso at ang pangangailangan natin sa tulong ng Diyos, ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kaniyang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng ating mga pinuno sa bayan at sa simbahan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, kalinisan at katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng mga magulang, guro at katikista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin ayon sa motibong matuwid at marangal at hindi para mapuri ng balana. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway lahat ng nang-aapi sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang kapusukan, kasakiman at kalupitan ay magtigil na sa kanilang masasamang gawi at matutong gumalang at magmahal sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak, ang nagbigay ng buhay sa mundo, tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng aming krus at paghihirap, hindi lamang sa mabibigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin sa araw-araw, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Kapagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong
bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kinaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pangindapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang inyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng inyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila na naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan,
na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Humingi pinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayat sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nagagagaling na tuutos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming patawarin mo kami sa
sala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariyan at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwagan aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na
ibigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggang. Ang ilaw ay ilaw ko at kaligtasan sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom na sino man sa tubig na aking bigay, di na muling bubukal sa buhay na walang hanggang. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking inihiling, iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya ay aking pagmamasdan. At sa kanya ng patnubay. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuha pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggang. Kaligtasan sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang buhay ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuha pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan
ng kagutuman kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW, balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Malaking tulong po ito sa ating inihahandang aplikasyon para maging isang pandaigdigang dambana dito sa Asia. Ngayong araw na ito, ipinapaalala rin na ang araw na ito ay araw ng abstinensya at ng fasting. At sa pagnanais natin na patuloy na magkaroon ng sakripisyo para sa panahong ito ng Kwaresma, tayo po bilang isang Archdiocesan Center for Reconciliation ay mayroong mga kumpisal tuwing araw ng Sabado, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, at tuwing ika-23 ng buwan, alas 8 hanggang alas 12, at alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ngayon pong buong panahon ng Kwaresma, kayo ay maaaring mangumpisal ng mga Lunes hanggang Biyernes tuwing pagkatapos ng Misa, kayo lamang po'y lumapit sa ating mga tagapaglingkod. At tuwing Biyernes, ngayong lahat ng panahon ng Kwaresma, tayo ay mayroong istasyon ng krus sa ganap na ikatlo ng hapon dito sa ating pambansang Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan nating inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Taus-puso po tayong nagpapasalamat sa inyong lahat na naging kabahagi ng pagdiriwang ng Ash Wednesday dito sa Pambansang Dambana. Lalo na po yung sumusubaybay sa ating radio, Archdiocesan Evangelization Radio, at ang mga sumusubaybay sa pamagitan ng ating FB Live, lalo na po yung mga overseas Filipino workers natin. Sa mga nakaisa po sa ating banal na pagdiriwang, mga naglingkod sa altar, ILM, EMHC, lectors and commentators, collectors, El Shaddai, Coffles for Christ, altar servers, choir at pianist, mga madre, at lahat po ng mga nagpa-intention ngayong umagang ito sa ating banal na misa, sa ating donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Hindi po matatapos ang ating papasalamat hanggang hindi tayo nakakapagpasalamat sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang
ang ama ng Arcidiocese, Most Reverend Gilbert A. Garcera. Palakpakan po natin. Salamat po, Archb, at salamat din po sa espesyal na pagtulong ng ating Reverendo Jared. Marami pong salamat. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin, kung meron kayong rosaryo o krusipiyo o estampita, babasbasan ngayon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na panalangin sa tulong ng mga larawan at dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen o dasalan na nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Observation lamang sa mga ilang sa atin ang umunyon. Nang umunyon kayo, tinanggap ninyo si Jesus, ang sabi ng pare, katawan ni Kristo. At ang sagot natin, Amen. Ang ibig sabihin ng Amen, naniniwala ako, ito si Jesus. Tatanggapin ko siya. May ilan sa atin na pagkakumunyon, nag-genuflect pa dito. Bakit? Di ba nasa iyo na si Jesus? Hindi kinakailangan mag-genuflect matapos magkumunyon. Sapagkat nasa iyo na si Jesus. Bakit kailangan mag-genuflect pa dito? Ilan sa atin ginagawa yon? Parang hindi alam ang tinanggap niya. Nasa kanya na si Jesus. No need for you to kneel down before the Blessed Sacrament sapagkat nasa iyo na si Jesus. Matapos pagmunyon, babalik sa upuan, either lumuhod o umupo, magpasalamat sa Diyos. Ilan sa atin, pagmunyon, genuflect pa dito. Bakit? Di na po kailangan, sapagkat nasa iyo na si Jesus. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
tayong lahat ay tinipan ng Diyos na kapiling niya.